Sasagutan natin yung mga questions sa comment section ng ating mga video. Pero bago natin simulan yan, kung bago kayo sa Project Cubby TV, welcome. Para sa mga nagbabalik, welcome back. Para sa hindi pa nakapag-subscribe, i-click lang ang subscription button na nasa ibaba kasama na ang notification bell. Huwag rin kalimutang bigyan ng malaking thumbs up ating video at i-share. And of course, follow us on our social media account. Salamat! Bago natin sagutin yung mga questions ninyo, gusto ko lang iparating or i-reiterate sa inyo na lahat ng tutorial videos natin, yung troubleshooting videos natin, ang link ay nasa description box. Check ninyo yung description box natin, baka yung hinahanap ninyong video, i-click nyo na lang yung link doon at panoorin. Unang tanong na sasagutin natin galing kay, paano ba ito basahin? Bebelin? Sabi niya, Bebelin, yeah. Sabi niya, hello po, paano po mag-fix ng light na wala po kasi yung ilaw? Sana po maggawa ng video how to fix that. Thank you. So, simple sewing machine is a disposable na sewing machine. Tanggapin na natin yun. Yun yung katotohanan. Disposable talaga siya. Pag nasira, wala talaga siyang component na mabibili except for yung parang rubber. May nakita ko online rubber pero hindi pa rin ako kampante na yun talaga yun. Nakabukas na yung ating so simple sewing machine, makikita nyo yun yung line yung ilaw eh. So I don't think so na may mabibili kang ilaw kahit na yung switch niya, yan yung switch niya, hindi ko alam kung may mabibili kang ilaw. So, yan yung itsura niya. Pag natanggal yan eh, paano mo na maayos? Wala na. Goodbye, ilaw. Bye-bye. Unfortunately, pag nasirang ilaw, bye-bye, ilaw. Yun lang talaga, guys. Wala tayo magagawa. Disposable talaga siya. So, hindi na talaga maayos yan. Unless may makita kayong video na iba na naayos nila. Pero for me, looking at this type ng ilaw ni so simple sewing machine, wala nang pag-asa yan pag nasira. Tanggapin natin yung katotohanan. Ganun talaga. Minsan sa buhay natin, kailangan din natin ng acceptance ng reality. Eh. So, sa case ng ilaw ni so simple sewing machine, ang katotohanan ay goodbye ilaw. Alright. Next na tanong. Hello po. Galing kay Tef Capistrano. Hello po. Pwede po matanong bakit po bumabaluktot ng konti ang nilaltas day na nagkunguti nyo ng tahi? Ano nga ba yung guidelines natin pagdating sa ating karayom, tamang karayom para sa klase ng fabric? I-check niyo yung mga videos natin nasa description box about needle. So, pwedeng mabaluktot dahil sa sikip ng tension or pwedeng mabaluktot dahil sobrang kapal ng tela. Pwedeng mabaluktot dahil luma na rin yung ating karayom. Diba? Palit-palit din paminsan pag mapurun na. Yung guidelines nga natin, di ba? 8 hours of continuous sewing, yun na yung optimal na talas ng ating karayom. So, kailangan na magpalit. Again, tamang number ng karayom for specific type ng fabric. I-check mo yung tension, baka masikip or minsan sa threading. Baka may nakahambalang sa somewhere or basta hindi tuloy-tuloy yung takbo nung ating sinulid and then sa kalumaan din ng ating karayom. Ngayon, kung hindi nagko-continue, syempre siguro kung mabaluktot, pabangga doon sa needle plate natin, pwede di talaga magkukontinue yun. Itong tanong galing kay Frances Claire Oberes. Hello po, paano po kung i-on ko yung machine, umaandar lang po sa kanya kahit hindi ko gamitin yung pedal. Nagawa natin ito ng video. Kapag gagamit tayo ng so simple sewing machine or ng ating mini sewing machine, dapat naka-switch off. Ito dito, naka-switch off. Para pag inapakan mo yung foot pedal, aandar siya. Ngayon, pag tatahi ka, siyempre kailangan mo, kailangan ko palang i-on. Aandar yan.
kahit hindi mo inaapakan. So, dapat naka-switch off. Right? Ganon din sa mini sewing machine. Galing kay Andy Dolino, naayos po ba yung bobbin case? Yan po kasi ang problem ng machine ko. Hindi rin po ma-fetch ng bobbin case yung thread ko. Please notice me. Ayan, napansin na kita, Andy. After 2 months nga lang. Alright. May video tayo niyan. Nag-comment siya sa So Simple Sewing Machine. Meron tayong video dyan. Hanapin mo lang sa description box. Nandun yun. Pag may hindi ka naintindihan, tanong mo sa video mismo doon sa comment section ng video na yon. Right? So, hanapin lang sa description box. Ito naman, galing kay Cherry Bolera. Paano po? Natanggal ko yung tension screw. Hindi ko na po maibalik. Ay, di problema mo yan. Ano ba? Pwede naman talagang maibalik yan. Eh, di screw mo lang ulit. Natatanggal naman talaga siya eh. So, ayan. Natanggal ko. O, di balik mo lang. Tandaan mo lang yung may butas dito, oh. O dito, ishoot mo din dito sa butas kung dapat saan siya. Ayan, oh, may butas yan, oh. Or may, ito, may nakaputrud. Ayan, di ishoot mo lang din doon. Tapat mo lang yung butas doon para hindi siya umikot. Ganun lang. Tapos, then screw. Oh. Ganun lang. Minsan, kailangan mo rin i-explore yung makina. Paano kaya nagpo-function to? Kahit na out of curiosity lang. Tingnan-tingnan mo rin. So, ayan. Huwag matakot. I-discrew mo lang ulit. Right? Gonna be for Cherry Bolera. After 2 months ulit, I think nag-reply ako. Ah, hindi. Hindi ako nakapag-reply. Sabi niya pa dito, pangit din po yung tahi ko. Ayaw rin malak nung tahi. O di mag-backstitch ka. Hindi automatic naglalak. Ayun pa pala. Ang dami nagtatanong. Nalalak po ba yung stitch? Dito sa ating mini sewing machine, hindi po automatic kahit sa ang makina. Unless siguro yung mga high-end na makina na automatic naglalak. Pero hindi pa ako nakasubok ng ganun. Pero so far, sa ating mini sewing machine, sa So Simple Sewing Machine, kahit may yung isang Jaguar kong makina, hindi automatic naglalak yun. So sa So Simple, kailangan mo mag-backstitch. Ito, pindot. Dito, kailangan mong manual gawin. So, hanapin mo yung mga tutorial videos na banggit ko yan doon. Either, paano magtahi ng straight line dito sa mini sewing machine or doon sa isang video, paano mag-lock ng ating fabric without using zigzag stitch. Nabanggit ko yun doon, paano mag-backstitch. Alright, kahapon naman po ay okay yung pagtatahi ko. Nagpalit ako ng sinulid sa mga bobbin ko. Hindi na nag-lock yung tahi. Pag hinila ko ay natatanggal sa pagkakatahi. Oh, mga senaryo na naiisip ko habang binabasa ko to. One, either maluwag yung tension kasi pag hinatak mo yung sinulid, freely mo siyang nahatak. So, maluwag yung tension niya. Kailangan i-adjust dito. Kaya siguro natakot dahil natanggal yung tension. Sobrang luwag. So, hindi niya namatan siya kung ano dapat yung tension. Kaya nga guys, this is I think how many times ko nang sinasabi, kailangan natin mag-tension test bago manahi. Especially tayong mga beginners. Kasi, for one, hindi pa natin gamay yung makina. Baguhan tayo. So, isa yun sa mga standard operating procedure na gagawin natin kapag mananahi tayo. Mag-tension test. Kumuha ng kapirasong tela, yung same fabric na gagamitin ninyo sa pananahi, mag-test, tahi, tapos i-adjust ang tension accordingly hanggang makuha nyo yung tamang timpla. Alright? Parang nagtitimpla din ng kape na hindi 3-in-1. Alam ka naman, lagyan mo agad ng 2 kutsarang asukal yon, di ba? So, tantsa-tantsahin mo, tapos tikman mo kung okay na yung sweetness ng inyong kape. Ganun din sa ating tension, pag nagte-tension test tayo. Unti-untiin natin hanggang matimpla natin yung tamang tension ng ating sinulid. So, yan yung para kay Cherry Bolera. Pasensya na, Cherry, hindi ko nasagot ito 2 months na. Ayan, nasagot na kita. Shout out sa mga nababanggit natin dito. So,
isa to sa mga nakikita kong paraan para masagot yung inyong question visually. Kasi pag ginawan ko lang ng video, parang jahe naman, 2-minute video, sasagutin ko lang yung isang tanong. So unless matinding pag-aayos ang gagawin natin, that's the only time gawa natin ng video. Pero isa to sa mga nakikita kong pwedeng paraan. Tanong kay Nel Castro, Tumansago, paano po makabili kung dito kami sa Isabela, sir? This is about surplus na sewing machine. Kung paano ako nakapaghanap ng aking surplus na Jaguar, hinanap ko sa Facebook. Ito, kung paano maghanap sa search engine kahit na sa Facebook, gumamit ng tamang keyword. Ngayon, kung gusto nyo makapaghanap ng surplus na makina sa Port Area Manila, sa Facebook, hanapin ninyo Surplus Sewing Machine, Port Area, Manila. Ang daming search results doon. Pwede nyo silang kontakin, pwede nyo silang tawagan. As far as I know, doon sa napagbilan ko, sorry, nakalimutan ko na, matagal na eh, nagdi-deliver sila nationwide via LBC. Ito galing kay Chelsea. Paano po pang nagtahi sa maong? Tapos ngayon, hindi na po natatahi kahit napalitan na yung fabric. Ano daw? Replyan natin. Okay, tinanong na natin what do you mean. Pero sa tansa ko, one possible scenario. Kaya talaga ng maong. Itong so simple sewing machine, saka mini sewing machine. Huwag lang sobrang kapal. Yung mga denim na medyo maninipis lang. Ito, kayang-kaya to. Siguro up until 2, 3 patong, 3 layers. Pag more than that, mag-i-struggle na si mini sewing machine. So, pag gagamit tayo ng denim sa pananahi, palitan din ang karayom, at least number 14 and up. Ngayon, siguro nagtahi siya ng maong, and then another project, nagtahi ng stretchable. Tapos nagtaka siya, baka hindi nakapagtahi ng maayos, kaya siguro niya na itanong ito. Pero pag ibang fabric, I mean other than spandex, kayang-kaya naman. Huwag lang yung sobrang maninipis. Pag ano nangyari, either you change your needle, nasa fabric ang problema, or mapurol na yung needle. Hindi akma yung number. Ito galing kay Rowena Latigar. Very helpful tips. Paano po kaya yung pag nagtatahi ka na, para pong nasasabit yung karayom. Tiningnan ko, lumalabas siya sa bobbin case holder. Any tips po para sa ganung problem? Salamat po. Try mo mag-change ng needle. Kasi, pag mapurol na yung needle, hindi siya nakatusok ng maayos sa fabric. At isa yun na parang medyo tawag dito. May sumasabit nga. Try mo muna mag-change ng needle. Baka yun na yung problem. Ayun, again and again guys. Importante talaga na alam natin yung tamang needle sa klase ng fabric na tatahiin natin. Kasi magkakaroon ka ng ganitong issue. Nangyayari yan sa akin mostly kapag gagamit ako ng PPE na tela. Tapos yung aking karayom, malaki. Parang may delay doon sa tusok ng needle kasi hindi nakaka-pierce through ng maayos yung needle sa klase ng fabric. So yun. Check mo yung needle, baka yun yung naging problem doon. Galing kay Jendy Onson. Yung akin po, kakabili lang, ayaw gumana kahit i-press ang foot pedal. Not sure kung mali pagkagamit ko or defective talaga. Of course, first thing, kailangan mo i-check kung nakasaksak talaga ng maayos. Ayun kung nakasaksak talaga ng maayos. May video tayo about foot pedal. I-check mo kung tama yung pagka-dikit ng dalawang metal sa loob o yung tamang function niya. Nasa video yun, na-explain ko ng maayos, i-check mo yon. Ngayon, kung okay naman siya, baka defective nga din talaga. Siguro, practicein mo in the meantime, practicein mo gumamit dito habang nananay, itong low muna, then off. Ito muna yung gagamitin mo. So, check sa Shopee or sa Lazada kung may nabibiling foot pedal.
Ito galing kay Lynn Obero. Sa akin po, di maayos yung pagkakatahi niya. Adjust po ako ng adjust sa tension. Ayaw pa din po. So, may bago tayong labas na video. 6 steps na kailangan nating i-check kapag nagkaroon tayo ng issue sa ating sewing machine o sa pananahi itself. Short recap lang ng video. I-check ang threading. I-check ang tension. I-check ang needle. I-check ang bobbin placement. Yung tamang klase ng needle sa fabric. At i-check ang sinulid. Well explained doon sa video. All you just have to do is watch the video. Okay, galing kay Paula Lauron. Nakita ko po sa bobbin po na i-stack yung upper thread ko. Ano pong gagawin? Okay, nag-comment siya doon sa nagkakabuhol-buhol na sinulid. Again, same thing. Kung panood mo itong video, may tips dyan kung anong gagawin. If not, panoorin mo yung latest video natin, yung 6 items na dapat gawin kapag nagka-issue tayo sa ating pananahe. Galing kay Aida Colima. Hello po, yung akin naman po ayaw niya magtahi. Tapos ang sinulid na puputol o yung humihiwalay sa karayom. Okay, doon muna sa ayaw magtahi. Pero I think napepetch yung sinulid. So wala tayong problem doon sa timing ng ating rotary hook and then ng karayom. Tapos sabi niya dito ang sinulid na puputol o yung humihiwalay sa karayom. Okay, doon muna tayo sa napuputol. Pag hinatak mo ang sinulid at yung tipong hindi ka masusugat pero napuputol na kaagad, ibig sabihin, marupok. So, hindi lang ang puso ang marupok, pati din ang sinulid. So, therefore, magpalit ng sinulid. Alright? So, magpalit ng sinulid kapag napuputol. Kapag humihiwalay ang sinulid sa karayong, may video tayo dyan. 3 tips kung paano maiiwasan na matanggal ang ating sinulid sa pagkakatuhok doon sa karayom. So, panoorin yung video, nasa description box ang link. Hanapin lang. So, all you just have to do is click the link and watch. Ito kay HKH Moreno. Hindi naman siya tanong, pero comment lang. Hay nako, nagpapahinga pag inis na. I think this is the last one sa ating question and answer portion. Guys, again, paulit-ulit ko sinasabi sa mga previous video natin, yung pananahe, kahit sabi ng nanay ko, kailangan talaga ng patience. Hindi pa pwedeng mainitin ang ulo natin pag nananahe. Kasi may mga times pag nagkakamali tayo, kailangan talaga nating magtastas, kailangan ulitin, paminsan kailangan mo magtabas ulit ng panibagong pattern. Yung mga ganong aspect, kailangan talaga ng patience. So pag mainitin ang ulo mo sa pananahe, pwede siguro sa ibang bagay, mainitin ang ulo mo, sa jowa mo, mga ganun. Pero sa pananahi, kailangan natin ng patience talaga. Kasi otherwise, hindi natin matatapos yung project. Diba? Pag nagkamali ka ng tayo, nagwala ka kaagad. Nako, good luck sa iyo. Matatagalan ka. So, pag ganun, nagkakaroon ng trouble, ang magandang gawin, pag naubusan na ng pasensya, magpahinga. Tama yung sinasabi ni HKH Moreno. Magpahinga kapag naiinis. Yun lang yung perfect solution doon. Kahit sa anumang bagay kapag naiinis, kahit sa trabaho, kapag naiinis ka sa ginagawa mo, magpahinga. Kasi hindi ka magiging productive. Alright? So yun, i-continue natin sa next video natin yung Q&A portion natin doon sa mga comments ninyo. Comments lang ng comments sa mga video natin. Malay nyo, maswertihan yung mga questions ninyo. Maitampok natin sa ating Q&A portion. So, tanong lang ng tanong. Wala namang mawawala kapag tanong ng tanong. Minsan nga dyan tayo natututo kapag tanong ng tanong. And of course, we'll make sure na sensible din yung tanong natin. Make your questions clear. Make your statement clear para maayos nating masagot. On my end, as much as possible, sinasagot natin kung kaya nating sagutin agad-agad. Yung sa mga hindi ko agad nasasagot, pasensya na. So, we will try our best to answer all your questions.
kasi isa-isa lang, mahina ang kalaban. Alright, so that's it muna for today. Sana may natutunan kayo sa Q&A portion natin. At syempre, bago tayo magtapos, pakonsuelo naman dyan. Ganun lang oh, i-click lang nasa baba lang, tapos mag-subscribe na rin. At syempre, huwag kalimutang i-share, aluasan ang social media account. Nasa description box lang din. At maraming maraming salamat sa panonood. Almost 10,000K strong subscribers. Salamat sa support. And till next time, dito lang sa Project Hubby, your Hubby TV. Bye-bye!